So day off ko nga ngayon, at wala nga akong magawa, kinakalkal ko lang tong bike ko. Naayos ko lang yung brake, inigpitan ko nga, inadjust ko lang kasi medyo maluwag na po yung brake niya. At biglang ang tumawag si Joms, yung tropa ko, na bibisita daw kami sa trek shop para tingin-tingin ng bike. Kaya yun, lipaot ako sa bike ko, iwanan ko na lang muna siya at yun nga, gamitin ko na lang yung isang bike ko, yung maliit, papunta namin doon. At ayun nga, yung bike ko, oh, grabe, sobrang tagal na yun sa akin. Magtatlong taon na yun sa akin, yung bike na yan. At ayun, labas na ako ng bahay. At ayun na pala si Joms, nag-antay na pala sa akin. So nga pala mga kaibigan, yung tropa ko si Joms, tattoo artist yun siya, dito mismo sa Jeddah. Kung gusto niyo magpa-tattoo, ayun, kontakin niyo lang siya or PM lang kayo sa Facebook page ko. Kasi anytime naman, available naman yan siya. At ayun nga, may ginagawa pala sa amin, kaya pala sobrang ingay dito sa kwarto ko. So ayun na nga, nagbabike na kami papunta. Grabe ang init, mag alas 9 na kasi ng umaga yan. At yun, wala ganong sasakyan na dumadaan sa ngayon. At loko, dun pala duman sa kabilang loko, kaya hindi ko nakita kung saan na siya. At ayun na nga, hinto muna kami dito sa may stoplight, dito sa tabat ng Alraya, kasi nga, nakastop pa siya. At ayun, dito kami dumaan sa likod ng Alraya para hindi siya ganun kainit. Grabe, alas 9 pa lang, sobrang init. Oh, buti na lang dito, medyo malamig sa likod ng Alraya. At ayun, kaway-kaway pa, loko. So ayun nga, dito na kami sa mismong highway, dito mismo sa Prince Sultan Road. Bike-bike lang kami at malapit na nga kami niyan. So ayun, oh, sobrang luwag ng kalsada, ang tahimik, wala ganong sasakyan, at ang sarap pumadyak dito. So ayun na nga, malapit na kami, at ayun na nga yung tindahan ng Wheel Store. Nagtitinda sila ng mga trek na bike, so naka-promo kasi sila ngayon, kaya bumisita kami dito. At dahil sa sobrang init, wala pa sila, sarado pa, tumawid muna kami dito sa kabila para magsilong muna kasi sobrang init. At ayun, antay-antay muna kami dito, chill-chill muna kami dito hanggang magbukas sila kasi nakakapadlock pa yung pintuan ng tindahan nila. At ayun na nga, ayun o, oh, yun, bukas na sila, so tatawid na tayo. At ayun na nga yung bike ni Joms, nauna siya sa akin. At ayun, papasok na tayo dito mismo sa pintuan nila. At ayun, pagpasok pa lang, medyo, ayun, may mga tao na palang nauna sa amin. At ayun, dami lang nakasale. Ayun o, oh, yung Furby na yan, 2794, 1679 na lang. Tapos yung Marlin 5, 23 na lang mga kaibigan. Tapos yun, ayun o, oh, 3,000 siya dati, diba? Tapos ito namang Marlin 4, dating 2.5, 1,940 na lang siya. Tapos yung MTB na 820, 1,262. Itong Marlin 7 ngayon, oh, 3,075, dating 4,300, diba? Gustong-gusto ko yun eh. Kaso nga lang mahal. Basta same price lang sa mga kaibigan, depende sa ano, sa kulay. At ayun nga, nabudol na kami. Titingin lang daw kaming dalawa. Tapos ayun, pag-uwi namin, may mga bit-bit na kami. So nahirapan nga kami kasi nga may dala kaming mga bike, paano namin i-drive yan. So ayun, lakad to the max kami, layo pa naman ang lakarin namin. Videographer nga namin dyan si Aling Marites, kasi sumunod siya sa amin, naingit, bumili rin siya ng bike. At dito na kami kila Joms, grabe, duman pa kami kasi sobrang gutom. Tapos kaunting kwentuhan kasama namin si Kabayan. At ayun nga yung bike na Aling Marites, oh, ang ganda, oh, Marlin 5, 29 hours ang gulong. Tapos yan naman yung sa akin, 29 hours din siya, Marlin 6. Tapos ito naman yung bike ni Kuya Jaime mo, ayan, Marlin 7. Ganda, di ba? At ayun nga, nakawin ako ng bahay, grabe, sobrang pagod. Ayan, nakahiga na yung bike ko. At dito na rin iniwan ni Joms yung bike niya sa bahay. Tingnan nyo naman yun, kaibigan, yun yung bike ko, 2 months old pa lang yun siya. Baka ibenta ko na lang din yung bike ko, so bilhin nyo naman.